Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Broke Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Suspect. Shanong Bungo, X Cardong Bungo, Kid Bungo, Beats Production by Poncho Pilato Beats. I-like mo na natin yun, guys. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Markadong Bungo, guys. Itim na Katiponero, one of my favorite rap group yan sa Pilipinas. Ganun pa man, guys. You know, hindi natin pa tatagalin yan. You know, may Carding Bordado, Kid Bungo dyan, Shanong Bungo. At ganun pa man, maraming salamat kay Kid sa pag-send na ito. Pasensya na kayo, guys. Sana okay lang sa inyo na magsingit ako ng mga kanta. Kasi, mabilis lang naman to, guys. Yung singit lang, pagpasensya nyo yun. Tapos balik na lang tayo ulit sa line-up. Marami naman yun, nakalista naman yun. Pipiliin ko lang. Nakikita ko naman kung ano yung mga tapos na. Ganun pa man, guys. Maraming salamat. Kung bago lang kayo rito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Ganun pa man, guys. Kung may masabi naman ako hindi maganda, hopefully pagpasensya nyo na, lawakan nyo na lang yung pag-iisip nyo. Patnubay ng magulang kailangan. Pero bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an OGG at the same time. I'm a psychologist. Gawin natin ito, guys, para makarami tayo. Suspect siya na Bungo, Carding Bordado, and Kid Bungo, produced by Poncho Pilato. Let's get it. Tapos yung video, guys. Sa description, nandun yung personal channel ko. Sana magustuhan yung mga kanta ko, mga rap ko. Let's do it. 2Y Beats Records. Woo! Suspect. Markadong alam nyo, guys, kung anong ginagamit kong pang-edit ng ganyan, ng mga lyric-lyric. Ano pa tawag doon? Yung sa picture, ang ginagamit ko, polish o kaya Snapseed. Tapos sa video naman, ano yata yun eh, yung... Ang ginagamit ko naman sa video, yung U-Cut. So, hopefully, sa mga artist dyan na gusto rin magawa ng music video o lyric video, gamitin yung U-Cut, guys. Kasi alam ko, ang hirap din maghanap yung wala kayong information. So, ako, bilang nagre-react, gusto ko makatulong sa kahit anong klase ng paraan. Yun ang mapa-recording man, makapa-video, mapa-ano... U-Cut, maganda din yun, guys. So, pag mag-edit naman kayo ng picture, gamitin yung Snapseed o kaya Polish, you know. Para mas mabilis, magawa ninyo ng maayos, maganda yung disenyo ng lyric video ninyo. And at the same time, makatulong. Hopefully, nakakatulong ako sa mga sinasabi ko. Tuloy natin, guys. Suspect. Ano kayang problema dito, Suspect? Ito na. Ako'y nakamasin, nagaantay na may magkamalibig na tumawi. Nahimik at nadyado na ang aking mga galaw. Kunti tiyaga na lang, baka meron na lang maligaw. Bagong linis aking bereta, may extra pang lanseta. Kailangan ko ng pera, susugal ko sa karera. Ito na nga, na may biglang dumaan. Di ko palalagpasing galaw ko'y para-paraan. Sabay sigaw, hot up ko, itaas ang kamay. Pera lang kailangan ko ng hit. Man, this guy is spitting like so relaxing, bro. Ganyan nang mga relax-relax, mga ganyan-ganyan, mga ano na catchy na. Ang ganun din net na siya nung Bungo eh. Na? Ang dami pa nila siya nung Bungo, tas Carding Bordado. Itaas ang kamay, pera lang kailangan ko nang hindi ka mamatay. Akin na nga ang iyong wallet, alahas sa kamay. Okay. Isama mo na cellphone mo ng akin ng matangay. Mabilis ang kita, alakasan lang ng loob. Hindi ko man tumasik mura, nang biglang tumaob. Ako pala ay nalaban, nawala ng ulira. Siya nung Bungo, biglang kinamat, isa na lang alamat. So may kwento, merong ano... Kumbaga, parang dinidescribe niya yung ginagawa niyang kriminal. Tingin natin tayo. Tingin natin, guys, anong ginagawa nito ni ano siya ng Bungo? Ba't nang-hold up pa siya? Matisa na lang alamat. Tingin nga natin, guys, parang nang-hold up yun siya. Ako'y nakamasi, nagaantay na may magkamalibig na tumawi. Tahimik at nadyado na ang aking mga galaw. Kunting tiyaga na lang, baka meron na lang maligaw. Guys, totoo yan, guys, no? So, especially yung mga kababata ko din kasi. May ganyan talagang nangyayari, guys. May mga, para nakita natin ngayon yung perspective ng mga taong gumagawa ng mga makasalanong, makamundong bagay.
Kasi minsan naisip mo, ang tanong minsan natin, sino ba talaga may kasalanan, yung gobyerno ba o tayo? Kasi hindi tayo nabibigyan ng magandang buhay, hindi tayo nabibigyan ng magandang trabaho, o tayo dahil hindi tayo masyado nagsisipag. At kahit anong sipag natin, wala tayong bunga na nakukuha. Ang laki ng bagay, sino ba talaga yung suspect? Bagay yung sinasabi, ikaw ba talaga, ako ba talaga, sino ba talaga may kasalanan? Yung government ba talaga? Paano ba? Especially ngayon, di ba may issue tungkol sa divorce na ganyan? I mean, ang laki ng bagay nung guys, pakiramdam ko kasi hindi naman yan saklaw ng batas pero ginagawa nila. Kasi meron silang gustong pagtakpan, merong issue ngayon, but ano ba yung pinagtatakpan nila? Alam nila na napakasensitibong usapin yung divorce at dati ginawa din nila yan. Pero ano ba yung pinagtatakpan nila ngayong issue? Pinagtatakpang issue ang ano ngayon, ang Pilipinas eh. So para hindi yun maisip at makita ng mga tao, gumagamit sila ng sensitibong issue. At nang sa ganun, hindi yun makita. Tuloy natin. Yo, bagong linis aking pereta, may extra pang lanseta. Kailangan ko ng pera, susugal ko sa karera. At eto na nga, nang may biglang dumaan, di ko palalagpasin, galaw ko'y para-paraan. Sabay sigaw, hot up ko, itaas ang kamay. Pera lang kailangan ko, nang hindi ka mamatay. Akin na nga ang iyong wallet, alahas sa kamay. Alam niyo, maraming mga issue eh. Dumating din yan sa point na, I mean, isa sa mga pamilya namin talaga gumagawa ng talagang diyan. At pinagbayaran niya ng buhay niya din kasi. Yan. Sa mga, merong mga miyembro din talaga sa Donggalo din na, hindi ko naman sasabi, pero alam nila kung ano yung buhay ng pamilya namin. Meron talagang nakakaalam. Which di na ako magsasabi, meron talaga, which is lehitimo talaga. Alam nila yung buhay ng pamilya namin. Nagulat na lang din ako kung paano niya nalaman. Yun. Yeah, kaya much better na huwag kayo mag-drugs. Kasi pag nagda-drugs kayo, guys, ano eh, tawag dito, parang magkakaroon kayo ng addiction doon. At yung addiction na yun, hindi maganda. Kasi parang hahanap kayo ng way para makakuha ng pera para gawin yung mga bagay na hindi ka nais. Dahil para lang matugunan yung mga bagay na kina-addict ninyo, which is good. Ma-addict na kayo sa computer, ma-addict na kayo sa cellphone, ma-addict na kayo sa ano, okay pa yun. Pero yung ma-addict kayo sa drugs, ang laking bagay nun. Kaya, ang laki din na pinaglalaban ng ibang mga grupo na ayaw nila sa drugs. Dahil importante talaga guys, hindi kayo malulong sa drugs. Kasi nakakasira ng bansa yung drugs eh. Tuloy natin. Isama mo na cellphone mo ng akin ng matangay. Ganto kabilis ang kitaan, lakasan lang ng loob. Hindi lakasan lang ng loob guys, imagine ninyo. Sana may uncle pa kami ngayon. Kahit yung kuya ko na ano yun, nasaksak siya eh. Kaya talaga palipat-lipat kami guys ng bahay dahil sa issue na ganyan. Parang kahit saan kami pumunta, talagang hinahabol kami ng ganyang klase ng buhay. Which is, you know. Kaya I'm very proud sa ibang mga kababata ko na ngayon, putya, ano na sila, influencer na din. Kumbaga, nag-ano sila, gumagawa. Shoutout nga para sa Tusgang, you know. Sa mga kababata ko na gumagawa talaga ng maayos na. Nag-ano sila, nagko-content na sila. Which is nakikita ko yung mga, hindi lang sila, kundi yung iba pang mga kababata ko na talagang pupunta sa tamang landas. Ginagawa yung mga bagay. Kasi nakikita ko yung mga post nila, you know, may mga motor na silang bago, nag-travel na sila, may mga pamilya na talagang nagbabago. And hopefully, maging tuloy-tuloy yung success na nakukuha nila. Kasi wala naman akong ibang hinangad, kundi maging successful din yung mga kababata ko, mga taga sa amin. You know? Kasi nasaksihan ko kasi yung buhay na meron kami talaga. Talagang kapit talaga. I mean, nakakaano lang din. Pero now I'm proud. Sana meron din mga tao sa Pilipinas na ma-proud sila kung ano yung nakukuha ng kababayan nila. Napaproud sila kung ano yung nakukuha ng barangay nila, ng kapitbahay nila. May mga tao kasi na pag nakikita nila na umaangat yung kapitbahay nila o kabarangay nila, sinisiraan nila. Sana hindi ganun. I mean, tingnan ninyo tapos, you know, suportahan ninyo hanggat maaari. Kasi makikita nila mula day one, sinusuportahan nyo sila. Regardless, kahit ano pa sabihin sa inyo ibang tao, hindi naman nila alam yun eh. Kahit kami, di ba? Kaya alam ko yung mga ganyan mga bagay. Tapos nakikita ko yung mga problema na ganyan. Naalala ko yung mga kwento ng mga kababata ko. So, ang hirap din sumabak sa sugal ng buhay, di ba? Tapos hindi mo alam ano pwede mangyari sa'yo. Diba? Kaya yung pamilya namin, pinagbabayaran din namin yung mga issue namin. Kaya hopefully, we're very blessed. Blessed kami na nandito na kami ngayon. At gumagawa kami ng magandang buhay. You know? And hopefully, sana, you know, hindi na dumating sa time na may marami kasi mga Pilipino talaga na
masyadong mapusok, masyadong agresibo. Parang yung idea pa rin natin at mentalidad natin para maging angat, yung yabang at kasigaan, you know, kaangasan. Yung pa rin yung definition natin na mas ahead tayo. Hindi na ngayon yun, wala na yun dun. Kailangan talaga paramihan tayo ng nakamit sa buhay. Hindi lang paramihan nakamit sa buhay, pero papaano mo ba nilalaban yung pamilya mo at sarili mo sa marangal na paraan? Diba? Kasi at the end of the day, hindi naman titingnan. Tandaan ninyo to, gusto ko lang ipakita sa inyo to at sabihin sa inyo to, and hopefully, magets ninyo. Hindi man ngayon, next week, o balang araw. Hindi yung pera mo, o yung nakamit mo sa buhay, yung magde-define kung anong klaseng tao ka. Ulitin ko, hindi yung pera mo o yung narating mo sa buhay yung magde-define kung anong klaseng uri ng tao ka. Kung hindi, kung anong naging, kung anong klaseng tao ka na ngayon. Diba? After a couple of years, 10 years from naman, anong naging klaseng tao ka na ba? Yun ang pinakamalaking bagay doon. Hindi yung pera mo. Hindi yung nakamit mo. Anong klaseng tao ka na ba ngayon? Yun yung idea ng magandang definition ng pagiging individual. Anong klaseng tao ka na ba ngayon? Huwag mo isipin yung mga nakamit ko. Yung mga diploma, pera, motor, kotse. Tanggalin mo yan. Sana ako ngayon. I'm nobody. Pero anong klaseng tao na ba ako ngayon? Isa na akong uri ng tao na nagbibigay ng impormasyon para maging maayos yung pag-iisip mo. Tumutulong sa mga tao may problema sa pag-iisip. Diba? Yung mga problema na halos hindi na matugunan. May mga tao na bumabastos sa akin, nagsasabi ng ganito, ganyan, ganyan. Pero at the end of the day, Sir Plan, may problema ako, paano ko ba gagawin to? Diba? Bukas kamay, ganito gagawin mo. Bakit? Kasi at the end of the day, bilang isang lalaki, walang tutulong sa atin. Wala. Magkakaroon ka ng mga tropa, kaibigan, pero I'll be honest with you, saan ka ba hihingi ng tulong? Sa tao ba na may kakayahan mag-isip kung hindi mo maisip yung bagay na solusyon na para sa'yo? Hahanap ka talaga ng tao, Diba? Kasi hindi pwede magbigay ka lang ng advice. Yung advice mo ba, pag sinunod ko, magiging katulad ba kita? Diba? Yun yung idea dun. So, kailangan mong isipin na yung tao ba na hihingian ko ng tulong at hihingian ko ng kapasidad o mag-isip para gawin yung isang bagay. Meron ba siyang kakayanan? Diba? Mabibigyan niya ba ako ng tamang impormasyon na dapat kong gawin? Diba? Yung laking bagay nun Sorry guys, yung napahaba ko, tuloy natin. Kung man tumasikmura, nang biglang tumako. Ako pala ay nalaban, nawala ng ulira. Sa anong bungo, biglang kinamat. Isa na lang alamat. Sa di kriminal, kakapatay pera. Kapatid ang yung dangal. Imagine ninyo yan. Ano bang nakita nyo? Sino bang sala? Merong ano, siga sa amin dati, ang pangalan niya Tay Addict. Siga talaga siya. Pero hindi niya nakikita na habang tumatag, pabalik-balik siya ng kulungan, naging lasinggero, iniwan ng pamilya. And then all of a sudden, boom. Biglang tumatanda, nalalaman niya, tumatanda din siya. Tapos meron ng mga kabataan na mas lalong agresibo, aktibo. You know, mas halang yung kaluluwa. Diba? Dumarating sa point na may mga tao na pumunta sa lugar namin, halos di mo na mga pinagtitripan. No? Parang ganun, hindi, ang hirap . Merong bagla na lang, hindi ko natitripan yung gano'n. Ultimo yung mga tropa ko dati na classmate ko na dinala ko sa amin, bisita ko Parang pinagtripan. Hindi ako nakapagpigil, uminit yung ulo ko talaga. Sabi ko, mga klase ko ito nung college, pagtitripan ninyo. Di, makulit ako sa bayan na lang. Si apat against one. Ako lang mag-isa kahit apat pa kayo. Diba? Sila pa rin na kawawa. Kasi guys, bata pa lang ako, talagang yan ang kalakaran namin guys Ang dami kong, hindi ko alam, once na makikita mo talaga, may mga tao talaga na talagang gamay talaga. Kung sa basagan lang ng ulo, riot lang talaga, may mga ganun. At ako, hindi ako parang ignorante sa bagay na yan. You know? And shoutout din pala sa mga kababata ko na parang gusto nilang tirahin na lang din yung mga ng trip sa amin. Kasi sa lugar namin, parang pili lang talaga yung mga kabataan na talagang katulad namin, na talagang willing magbago, mag-aral. At yung pagsisikap ko at ng ibang mga katulad ko doon sa lugar namin na nakalagak, supportado yun ang mga kababata namin halang bitukay. Kasi nakikita nila, nire-respeto nila na we're working hard para sa pangalan ng lugar namin. Diba? Tapos makikita mo, pagtitripan lang ng ibang taga sa amin. Ngayon, hindi nila ako nakakalala kasi taga-ibang lugar na kami. Kumbaga, hindi naman taga-ibang lugar, pero parang hindi na kami masyado nakikita. You know? Hindi na kami masyado, mga nagsusulputan, mga
gangster, eh mga bata pa, edad, ano pa lang, 15 pababa, mga ganyan. O, tapos, nung college na ako noon, mas matigas na yung buto ko, 21 years old na ako, 20 years old na ako. Nun. So, mga panahon na yun, experienced, kilala ko yung mga talagang nandoon talaga. So, nung nalaman na balitaan na may ganong nangyari, so talagang tinanong nila ako, ano ba gusto mo, tirahin na namin. Sabi ko, yaman, mga bata pa yun. Sayang naman, di ba? Tapos taga-lugar mo lang, hindi ka na nakikilala dahil hindi ka na nga nag-i-exist dun. Like ka na nag-aaral, nagsusumikap ka para sa pangalan ng lugar mo, para masabi sa ibang lugar na hindi lang basta ganito yung lugar namin. Kasi meron kaming masamang reputasyon So talagang pinipilit namin na ang dami magagaling sumayaw sa lugar namin. May mga magaganda talaga, may mga beauty queen din talaga. At the same time, may mga tao talaga na tawag dito, matatalino talaga. So talagang nagsusumikap talaga. So pag naalala ko yung ganyan, nakikita ko yung Pasko na ayoko na rin talagang balikan. Pero minsan talaga kailangan natin yun para makita natin na hindi lang kayo yung nakakaranas ng ganun. Hindi ako nandito para sabihin na mayabang ganito. Hindi. Kasi nga ayoko nang puntahan yung lugar na yun. Ayoko nang puntahan yung nakaraan na yun. Gusto ko makita ninyo na eto na ako. Ang layo mula sa nakaraan papunta dito sa lugar na yun. Diba? Na lahat ng tao may kapasidad na magbago. Basta kailangan mo, kung gusto mo mag-start ng panibagong buhay, lumayo ka. Umalis ka sa buhay na yun. Kung it takes for us, sa pamilya ko, lumipat ng ilang-ilang lugar, biruin mo, lumipat ng Santa Mesa, lumipat ng Nabotas, lumipat ng kung saan sa probinsya, sa Samar, lumipat din kami, guys. Palipat-lipat kami ng lugar kasi mayroon kaming iniiwasang issue. Kasi, ganun talaga guys. Kung gusto nyo talagang mabago yung buhay ninyo, baguhin nyo yung environment ninyo. And I promise you know. Kasi may kita ninyo yung pagbabago. Kailangan nyo ng fresh start. May mga tao na kilala kayo, na ganito, na habulin kayo, i-influensyaan kayo. So, kung gusto ninyo magbago talaga, bakit hindi nyo gawin? Diba? Umalis kayo. Pumunta kayo sa lugar na mag-excel kayo. Pumunta kayo sa lugar na ma-maximize yung skill ninyo, tataas yung kapasidad ninyo, makapag-decide kayo ng maayos. Kasi kung kaya ko, kaya nyo rin guys . Diba? Tuloy natin guys, pumili kayo ng kaibigan ninyo, palitin ninyo yung sirkulo ninyo. Humanap kayo ng kaibigan na hindi kayo huhusgahan, hindi kayo tatrido rin. And at the same time, willing na samahan kayo. Diba? Ang hirap maghanap nun sa ngayon kasi yung mga tao ngayon, lahat bayaran . Kailangan magbayad ka para samahan ka. Kailangan mo pang sabihin, sir, samahan mo ko, libre kita. Kailangan mo pang sabihin na, lilibre mo siya bago ka samahan. Tuloy natin guys. Ikaw pa ako, punta ka rin, siya di kriminal, katapat ang pera, kapalit ang yung mga tao na kasing edad ko, I'm pretty sure, kung meron akong masamang nakaraan, pare-parehas kaming meron. Magkakaiba lang ng storya. I'm pretty sure si Shanong Bungo, may storya ng sarili niya na magulo din. Si Carding Bordado, may ganun din. Si Kud Bungo, definitely meron din. Kahit si Poncho Pilato Beats, kung sino man sa kanila, meron din silang karanasan. And I'm pretty sure ako, hindi ako ignorante sa ganun. And I'm pretty sure din na sila, hindi sila ignorante sa mga sinasabi ko. Dahil lahat yan sila, especially mga kasing edad ko, talagang alam nila yung buhay dati. Especially 90s, early 2000. Ang swerte talaga ng mga tao sa panahon ngayon, kasi bakit hindi na kailangan lumabas . Kaya mong maging mayabang, maging siga through social media. Hindi na kayo nasasapak sa mukha. Hindi na kayo na nabibigwasan, nababatukan, nasisikmuraan. Guys, hindi. Wala nang ganun. Kaya ngayon, sa social media ka mag-angas. Pwede na yun talaga. And may freedom of expression na. Diba? Tuloy natin guys. Ito na ang panula ko at mga sagot sa mga tanong na hindi mo maabot. Ito ang tukot sa ginawang na arok. Ano ba mo akong titigan kung ayaw mong samain at ikay lapitan? Isipin mong mabuti. Facts yan guys, may mga tao na ganyan na matitigan mo nang hindi maganda. Mga kababata ko talagang tarantado din kasi minsan . Natitigan nang nagwawala talaga ng ano sila, nananaksak, nang bubugbog. Minsan nanti-trip lang, sasakay lang ng jeep, hirap nang ganun guys. Alam ko talaga yung mga ganyan kaya kahit papaano
nakikita ko ng mga panahon ng bata pa ako noon, high school, elementary. Parang sineselebrate pa nila. Oh, tanga na, may sinaksa ako dito. Okay, may binugbog kami dito. Parang ganun. Dati, nung naisip ko yun, sineselebrate. Parang ginoglorify pa natin yan. Dito sa Amerika, ganun din yung mga gang dito. Pag meron silang binarel, pinatay, oh, sineselebrate nila, ginoglorify nila. Na parang, oh, ginawa ko yun. Guys, paano nyo na-attempt maging masaya na gumagawa kayo ng mali? I don't get it. Saan nyo? Kasi parang ang nangyayari, pinofulfill ninyo yung idea ninyo na alpha kayo, na malakas kayo, na magaling kayo, na kayo yung karapat dapat, kayo yung beast, kayo yung halimaw sa lugar na to. Pero guys, I mean, you know, meron akong idea sa isip ko lang, minsan tumatakbo lang na, minsan kung sakali may man trip sa akin, tapos nawala ako sa mundong to, I mean, my problem is done. My problem is over kasi tapos na eh. Diba? Pero yung mabuhay ka araw-araw, napakahirap nun. Tapos kung naniniwala ka pa sa Diyos, tapos alam mo may langit at impyerno, patay ka. Kasi ako, kung biktima lang ako ng pamamaslang mo, pagkitil mo, I'm done. Diba? Magpapahinga na ako nun. Regardless how many years. Pero ang Diyos hindi nakakalimot, eh, makikita yung problema mo. Diba? Yung dugo ko, iiyak sa lupa. Isipin niyo yan. Tapos may, ako talaga very religious. Naniniwala ako may Diyos at naniniwala ako meron talagang langit at impyerno. Imaginin mo, pag hiniwalay na yung tupa sa mga kambing. Isipin ninyo yan, guys. Tapos ikaw pupunta ka sa impyerno dahil sa ginawa mo sa akin. Putang ina, binibilang yan, guys. I mean, I'm a bad person, you know. Pero nung kabataan ko, pinilit kong magbago din. Imagine ninyo, pag meron akong kakayanan at may pagkakataon ako, makapagbigay ng magandang mensahe at makapagturo at makapangaral, ginagawa ko talaga. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Bakit? Kasi yung bagay na yun, hindi mo man tanggapin, may tao na tatanggap. Diba? Pag inisip mo, makapagdala ka lang ng isang kaluluwa sa langit o meron ka lang isang tao na mabago, ang laking bagay nun, guys. I promise you. Tapos gumawa ka ng kamalian, for example, ako bilang nawala. Pag na-judgment day na, tapos may impyerno at may langit, kawawa ka. Kasi eternity, papahirapan ka. Habang ako nagsasaya na, diba? Mga tao na pinaslang, pinatay, tapos may Diyos, laking bagay nun, guys. What if, atheist ka, agnostic ka, sabihin na natin, Scientology ka, tapos may Diyos, patay ka. Yun yung laking bagay nun, guys. That's the worst thing that can happen to you. Ang yabang mo, laks ng tingin mo sa sarili mo, din may Diyos pala talaga. Ang laking bagay nun, guys. Mabubulok ka sa impyerno, guys. Sobra yun. What goes up, goes down, guys. Kung ano yung ginagawa mo, tandaan ninyo yung cause, diba? Yung cause and effect, diba? Nasa mentalism yun, guys, diba? Hermetic law. Cause, kung ano yung ginagawa mo, yung produkto ng ginagawa mo, pupabalik sa'yo yun, guys. Laking bagay. Tuloy natin, guys. Sorry, ah. Kaya kong gawin sa kamay ng adik, ikaw ay sasamain. Buwan, nandito na kami. Naadik sa lugar, parame ng parame. Dagdag lang ang ilaw, magpakalulong. Huwag kang maingay, sikating ang bumulong. Damn, totoo yan, guys. Yung sinasabi ng karating, ang dami talagang adik din talaga sa amin, guys. Bahay namin, ganito lang, ang liit ng skinita namin, guys. May mga matanda sa amin, pinipitik-pitik yung ano. Malalaman mo na lang, meron silang ginanito, pinuntang, mga ganyan. Tapos lalabas ka, maglalaro ka sa tunnel. May tunnel kasi kami, guys, eh. May tunnel, pupunta ka sa tunnel, tapos makikita mo, bata pa lang kami, nakakita na kami ng patay, sinasalvage. Doon sa lugar namin, may sinasalvage dun, eh. So pag umakit ka dun sa tunnel, makikita mo, may nakahandusay na tao, tapos may dugo, may... Nakita mo na lang, may mga pulis, mga ganyan. Tapos sa may basurahan namin, nakalublob sa drum. Bata pa lang kami talaga. Kasi marami talaga. So kailangan nyo talagang ano, guys. Kasi ngayon, yung mga panahon ngayon, until now, yung mga Pilipino may pagka-tribal pa rin yung lifestyle, eh. Yung parang tribo-tribo. Teka, dito ka, hindi ka taga dito. Dito, guys, hindi. Pwede kang pumunta kahit saan. Unless merong lugar talaga na may, alam nyo, mga ganyan.
Ito kasi galing yan talaga. Pero minsan kasi hindi nila naiintindihan yung gang kasi ginawa yan para protektahan yung lungsod mo, yung syudad mo, yung street mo sa mga mapang-api, mapang-abuso, mga tao na bala kayong sakupin, mga ganyan. At sa Pilipinas, may tinatawag naman na siga, di ba? Siga ng street na ganito. Kasi sila yung sombongan, yung takbuhan. Ang siga, guys, ang purpose niyan, i-make sure na yung lugar ninyo tahimik. Kaya kayo tinatawag, kaya may siga. At yun yung isa sa mga kulturang Pilipino na hindi toxic, kundi good. Pero kung may siga sa inyo, tapos ang purpose niya, manakot ng manakot ng mga kapwa niya Pilipino sa lugar nila, hindi siga yun eh. Ano yun? Barumbado na yun. Hindi yun siga. Ano na, masyado ng maangas yun. Dapat dun, ewan ko, dinidisiplina. Kasi ang siga sa amin talaga, may siga talaga. Talagang kontrolado yung mga tao. Ganun. Tuloy natin guys, tuloy natin. Alam mo, why nasa tabi? Walang bawal-bawal, iskot pa rin kami. Alam ko sa, sa Tondo, may mga siga din bawat lugar dun. Sa amin sa Nabotas, guys, may siga rin sa lugar namin. Kasi nung merong nagsasaksakan dun sa amin, sa tapat namin mismo, tinatawag yung siga dun sa amin eh. Pakitawag si ano, may nagsasaksakan. Mag-asawa na yung guys, ha? Babae, lalaki, yung babae, may kutsilyo, nagsasaksakan sa tapat namin, ha? Mag-asawa, nagpapatayan. Diba? Isipin ninyo. Kasi naman sa lugar namin, sa Tangos yun eh, sa may Nabotas eh. Kaya, medyo, di rin kasi naabot doon ng polis guys eh. Meron ka, yung kalsada namin, para ding ano yun guys eh, parang sinumpa din yun eh. Kasi merong namatay doon, nakaburol, tas buong linggo na yan. Kanto dyan, may namatay, burol. The next week, mayroong burol dito. Tuloy-tuloy yun guys, tuloy-tuloy. May ano din talaga doon guys eh, mo sinumpa yata. Shoutout nga pala sa Tangos, sa Nabotas, sa kami nakatira. Shoutout nga pala sa auntie ko dyan. Sa mga Bendanyo family, shoutout. Heroin at cocaine, first to sa dilemma. Musika ni Kurt Cobain. Pasensya na kayo guys kung nagkukwento ako kasi nare-reminis ko yung kabataan ko. Yung mga ganitong bagay. Lahat ng sinasabi dito ng markadong bungo may katotohanan guys. And I promise you. Yung sinashare ko sa inyong mga kwento, eh talagang nangyari, totoong buhay yan. Sa, which is ngayon, mas much better na ako ngayon. Much better yung buhay namin. Sa tingin ko, you know, kung meron kang tinitirahan na maayos, o kahit hindi man maayos, basta may inuuwian ka, mayaman ka na, 80% sa buong mundong to. Meron kang, may kaya ka na agad. Yung tipong may matirahan ka lang. Paano pa kaya pag may motor ka? May nakakain ka 3 times a day. Isa ka na sa mga mayayaman sa mundong to, nasa middle class ka na agad, regardless. Tuloy natin. Bars din yun, no? Sinasabi niya yung mga sakit sa lipunan na kailangan tanggalin. Ah, ang hirap talaga yun, anuhin guys. Kasi, ang tanong dito, kasalanan ba talaga ng mga tao na kumapit sila sa patalim? O kasalanan ng sosyedad natin? Ang laking katanungan yun guys, kasi, paano kung yung gobyerno yung may problema? Pero ang gobyerno natin walang magawa dahil kulang din tayo sa kapital. Kasi yung government natin, tingnan ninyong mabuti guys ha. Sa Pilipinas, inuuso yung divorce. Pero may kapasidad ba o kayanan ba yung mga Pilipino? Nasa pasok ba sa kultura natin yung divorce? Diba? Kaya ba natin gawin yun? May pera ba tayo para laanan yun? Kaya ba natin magbayad para sa divorce na yun? O yung bagay na yun para sa mayayaman lang? Diba? Kasi sa kulturang Pilipino, guys, magka-live-in lang kayo, tawag nyo na doon asawa eh. Diba? O sino ba asawa mo yan? Yung ka-live-in mo na mismo, asawa mo na, asawa na agad tawag doon. Diba? Yun yung kulturang Pilipino. Dito sa, merong state dito sa Amerika na pag magkasama kayo, magka-live-in kayo for 3 years, almost, ang tingin sa inyo ng komunidad, mag-asawa na din. So, hindi na kailangan ng para marriage. Ganon din sa Pilipinas eh. Parang sa Pilipinas, it's a Catholic country. Very religious country. Diba? Isipin ninyo, paano kaya pag yung hinihingi ng society,
kailangan may motor ka, may kotse ka maganda, bahay ka maganda, eh hindi naman sapat ang sinasahod mo para magkaroon ka ng motor na maganda, kotse na maganda, bahay na maganda. Saan ka pupunta? Dedelihensya ka ng dedelihensya. Wala kang permanenteng trabaho. Ano bang trabaho meron ka? Yun yung tanong dun eh. May trabaho ka ba talaga? Eh ano yung trabaho mo? Para masustentuhan yung hinihingi ng society. Di ba wala? Oh, ang ngayon, karamihan ng iba't mga tao, nakikita nila yung easy way. Ano? Magbenta ng drugs. Ano? Mang hold up. Diba? Yung mga bagay na yun, ang laking bagay nun, guys eh. At nakakatakot yun kasi kailangan nilang isugal yung buhay nila tapos gamitin lang yung confidence nila. Ginagamit nila yung confidence nila sa maling paraan para kumita ng pera. Tuloy natin, guys. At yun, napakasakit na malaman yun na yung mga kapwa natin Pilipino eh pumupunta sa ganoong direksyon. Kasi may mga tao, guys, na talagang matalino at may kakayanan talaga na maging mayaman pero talagang dala ng pangangailangan. Kasi yung kapasidad natin para magtimpi, hindi natin kaya, guys. Emotional. Ang Pilipino, hindi nila kayang sumuporta in the long run. Diba? Hindi natin kayang sumuporta sa isang tao ng pangmatagalan. Talagang may limit lang. Diba? Yung mga, for example, foreigner, bagong sikat, sinusuportahan lang natin sila. Ang ganitong sistema lang, after nun, di na tayo maayos sa kanila, hanapan na natin sila ng butas para siraan, o kaya naman, tatapon na lang natin sila, parang wala na, normal na lang. Pero yung very accommodating at very welcoming natin, nawawala na yun after a couple of days or a couple of months. Wala nang ganun. Diba? Kasi hindi tayo, yung personalidad bilang mga Pilipino, may limit lang talaga tayo. Eh. Hindi tayo ganun, hindi tayo consistent. Pansinin ninyo, may bisita ka, ang sweet-sweet mo sa isang araw, dalawang araw, pag after ng isang buwan, wala na yun. Diba? Nagbabago na tayo, hinahanapan na natin ng problema yung taong to. Diba? Na minsan hindi rin kasalanan ng mga tao dumadating sa buhay natin kasi, I mean, naniwala sila na ganun kayo, ganito ka, tas yung pala hindi. Na napapansin ko yan sa kapwa natin Pilipino, which is okay lang dahil yun talaga. Once na gets nyo na yung idea na yun, marirealize nyo na yun. May sense. Tuloy natin. Nakaawa ang gamit-gamit ang gabit sa demonyong halak. Mga bito ang makalap, sinisipura sa dahas. Sipara na sipakain ang nilutong maraha. Sunod ang balat, ikaw ang magiging musika. Sintunadong bigati, maghahatid sa paghiga. Sa pagluwa ng pamilya na may presyo na mamera, ako ang magsisilbi, supportorerong masama. Mas laking bagay din yun, guys. Isipin ninyo pag gumagawa kayo ng masama. Dalawang bagay din kasi yun eh, pag gumagawa kayo ng masama eh. Pag gusto nyo gumawa ng masama, hindi pa kayo gumagawa ng masama, ah. Nandun pa lang kayo sa acting, pag-act, yung pag-action ng paggawa ng masama, iniisip ninyo yung pamilya ninyo. Diba? Yung na maahon sila sa hirap, magkaroon sila ng pagkain, mabigyan mo sila ng tamang buhay. Pero after ng action na yun, iniisip mo din yung pamilya mo. Bakit? Paano kung nabaril ka? Paano na sila? Sino mag-aalaga sa kanila? Dalawang kaso palagi 'yon. Yung una, paano mo gawin yung bagay na 'yon? Yung pangalawa, pagkatapos mong gawin yung bagay na 'yon. Kasi yung nagdadala sa iyo sa idea para gawin mo isang bagay, yung pamilya mo. 'Di ba? Pero pagkatapos mong gawin yung isang bagay na gusto mong gawin at nag-fail ka, ay iniisip mo pa din pamilya mo. Paano na sila? Sana hindi ko ginawa 'to. Sino mag-aalaga sila ngayon? Wala na. Maraming mga tao na sumusubok gawin yung mga bagay na masama tapos they end up dying. Yan ang laking bagay nun, guys. Sinasakripisyo ninyo yung buhay ninyo, yung pamilya ninyo. Mauulila yung mga pamilya ninyo, guys. Diba? Kawawa naman din. Tuloy natin. Tama yung sinasabi din ng kid kasi ang iiyak din yung pamilya ninyo talaga, guys. Eh. Kaya kailangan yung minsan talaga tama rin yung sinasabi na alam ko very cringy at corny pero tama talaga na ilaban mo yung pamilya mo sa patas na paraan. Regardless, mahirapan ka magtinda ng nakakanin, mahirapan ka magtinda ng walis, well, who give a shit? Bakit? Bakit mo ikakahiya? E ano naman ngayon? Ang mahalaga kumakain, di ba? Ang mahalaga meron ang ginagawa para sa pamilya mo. May ginagawa ka, kumikilos ka. Hindi mo man nakamit yung bagay at rurok ng katanyagan at kasikatan o malaking pera, at least may ginagawa ka. Yung iba walang ginagawa eh. Ang ginagawa nila, mag-wine. Magreklamo. Yung pagre-reklamo mo, walang silbi yun eh. Kailangan may gawin ka. So, talo pa rin ang may ginagawa, yung taong nagre-reklamo. Tuloy natin, guys.
lahat ng bagay nadaan sa madali. Sa pagkitil ng mga buhay may anino nakangiti, hindi magpapalit ang pera. When your life is going ruin at ako ang usgat, bumindi tayo sa lame. Alam mo, meron talaga mga tao din na ganyan eh. Na katulad ko, yung uncle namin, nung sinabihan kami na, alam mo, ganito, ganyan, pag merong nangyari sa inyo, may gumalaw sa inyo, may nagsabi sa inyo, kahit ano lang, tawagan mo lang to, tawagan mo lang si ganyan. Tapos nagugulat kami, bakit niya sinasabi yun? Kasi alam niya na, he's done. Diba? Kasi alam niya na mayroon siyang, tapos na siya, meron ng kukuha ng buhay niya. Soon. Biruin mo yung uncle namin. Alam niya mismo kung kailan siya mawawala. Kaya sinabihan na kami sino bang dapat tawagan, sino bang... May ganun na kagad. Parang hinahabilin na kami kung kani-kanino. If ever mayroong ganitong nangyari. Diba? O, diba tawagan mo si ganito, kontakin mo si ganito, sila nang bahala. Isipin mo, alam niya na mawawala na siya. Yung bagay na yun, men. Ang laking bagay. May mga tao talaga na parang alam nila. Hindi naman alam nila, pero may mga tao na sila na yung magiging husgado mo. Yung parang kontrolado nila yung buhay mo, kailan ka mapapatayin, kailan ka nila tatanggalin sa mundong to. At ikaw, wala kang magawa kundi tanggapin yung buhay na binigay sa'yo ng Diyos. Kasi alam mo na, hanggang doon ka lang talaga. Yun na yung, ano mo, yun na yung hanggalan mo. Diba? Eto, nakakalungkot isipin na may ganun, diba? Especially sa isang tao, sa isang tao na parang hindi naman nila kasalanan na ganun yung buhay nila. Pero wala silang choice kasi yun ay nakasanayan nila eh. Diba? Kasi ang hirap nga naman, may mga tao kasi nasanay na sa ganitong kalakaran. Parang paano mo sila bibigyan ng panibagong buhay kung yun ay nakasanayan nila. At yun yung pinakamasakit, guys. Yeah, ang pinakamadali, eto, bibigay ko sa inyo yung pinakamagaling, magandang sekreto para magbago kayo kaagad right away. Sa mga nakikinig sa akin, hopefully sana magbigay ito ng inspirasyon. Matuto kayo pagtanong, guys. Nakakita ka ng isang tao na successful. Kahit i-level nyo muna yung antas ninyo. Diba? Wala ka, tambay ka. Tapos nakikita mo yung kapitbahay mo, medyo umu-okay yung buhay sa bagay na ginagawa. Tanong mo. Matuto kayo magtanong, guys. Magtanong kayo para sa ikabubuti ng buhay ninyo. Sabi mo lang, bro, paano ba mag-start para magawa ko yan? Paano ba kahit kumita lang ako ng pera, paano mo ginagawa? Diba? Gusto ko matuto. Diba? Meron kang nakilala sa jeep. Huwag kasi kayo masyadong mayabang, huwag kayo masyadong sigasigaw, huwag kayo masyadong maarte sa buhay ninyo. Matuto kayo magtanong pag nakita ninyo isang tao na okay sa buhay. Tanong mo lang, bro, paano mo nagagawa yan? Ang tao pag hindi coachable, wala kang ma-achieve. Ang angas mo, ang yabang mo sa buhay. Ano mararating mo? Diba? Patuto ka. Bro, paano mo nakukuha yan? Diba? Paturo naman. Ayaw ka turuan, hanap ka ulit. Na magme-mentor sa'yo. Yun yung sikreto doon na hindi nyo alam. Diba? O bro, paano mo na-achieve yung bagay na yan? Ito hindi naman nakapag-aral, pero successful. Ngayon magtanong ka, bro, paano mo inumpisahan? Paano ka nag-start? Tuturuan ka. Pag nakita na dedikado ka, tuturuan ka. Maniwala ka. Maniwala ka. Have faith in yourself. Magkaroon kayo ng faith at paniniwala na dapat mabago ninyo yung buhay ninyo. At iyon, mag-start kayo ngayon. This week, gawin nyo na. Pagtapos nyo manood sa akin, gawin nyo na. Sino ba yung kaibigan ninyo? Sa telepono ninyo, meron dalawang tao doon na pwedeng magpabago ng buhay ninyo. Sa cellphone ninyo, guys! Meron dalawang tao, isang tao na pwedeng magbago ng buhay ninyo. Ang gagawin nyo, idadial nyo lang yung number nila. Iti-text nyo lang, isi-chat nyo lang, kakausapin nyo lang, tatanungin nyo lang. Bro, I mean, nakakahiya. Paano ba talaga, tulungan mo naman ako, paano ba? Bigyan mo lang ako ng idea paano mag-start, di ba? Yun lang yun, guys eh. And hopefully may matutunan tayo dun. Tuloy natin. Shoutout nga pala sa ano, suspect at sa Sanong Bungo, Cardin Baldado, Kid Bungo, Markadong Bungo, itim na katipunan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Eh, ganito yung mga klase ng mga kanta na marami tayong kapupulutan ng aral. Kaya lang, hindi lahat wini-welcome yung ganitong klase ng estilo. Diba?
masarap pag ginawa din yung mga ganitong kanta, tapos na-spread, nabibigyan ng awareness yung mga tao. Kasi ako guys, I'm not perfect, I'm nobody, pero I'm willing na magbigay sa inyo ng mga bagay. Kasi guys, ang dami kong desisyon na iniiwasan. Kasi kailangan talaga diretso tayo. Katulad ninyo guys, hindi ninyo nakikita, I'm still learning. Ginagawan ko pa rin, I'm still trying my best para maging successful. Kung akala ninyo successful ako, hindi ako successful guys. I'm still trying, parehas pa rin tayo ng antas. Nasa lugar nyo pa rin ako, nandito pa rin ako sa inyo. Nakipagsabayan lang talaga ako sa inyo. Kung nagtatrabaho kayo ng 10 times, I'm just working 12 times. Nakita nyo naman, dalawa part-time ko, may business. Talagang nagtsatsaga ako. Kahit pagod, nagre-react pa din. Kasi ayokong, hindi naman sa pag-aano guys, pero gusto ko talaga nag-work hard talaga ako. At gusto ko makita ninyo at ma-inspired kayo na, si Sir Plan po, tsaka na, pagod sa work, pero nagre-react pa din. Paano nangyayari yun? Kasi, man, words doesn't mean any shit. Kailangan mo talagang maggawa. Gumawa ka ng gumawa. Work. Huwag mong gamitan ng bunganga. Maging man with a few words kayo. Mag-asikaso kayo na mag-asikaso. Tigilan ninyong kakaganon. Gawa kayo, gumawa kayo ng gumawa. It's all about the work. It's all about the work. Yun ang gamitin ninyo. Gamitin ninyo utak ninyo, guys. Ganun pa man, guys. Maraming na salamat. Bibigyan ko to ng 10 kasi napaka ganda ng mensahe at saka ang dami natin pwedeng kapulutan ng aral, guys. Kaya lang, limitado lang yung pwede kong pagbigay dahil, syempre, diba, kailangan lang natin mag-stick sa tema. Ganun pa man, maraming salamat, guys. Kung nagustuhan yung reaction na yun, guys, bigyan nyo ng thumbs up, guys. Mag-comment kayo ng sa loobin ninyo. At hopefully, hindi ko kayo na-offend and hopefully, hindi ko kayo nasaktan sa bagay na yun. Ganun pa man, maraming salamat, guys. Ganun sa lahat na bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao, nakapaligid sa inyo, sa lahat. Magdasal kayo palagi. Please, magdasal kayo palagi. Plan motif nga pala ng Google Point. Ingat ka na, chan. Peace out.